after repair and upgrading ng Indonesian made na MX boots, mga ka-racing boots. Ito yung pinaka synthetic base niya, tinakpan na natin lahat ng genuine leather. Ayan, yung puti na yan, tsaka yung pula. Ayan, yung pulang combination niya. Leather na po yan. Ha? Tapos, ito, yung sa shin guard cover niya, yung white na pinaka-base, leather na rin po yan na makapal. Pati ito, yung bending parts na yan, genuine leather na rin yan. Tapos ito, yung kumikis-kis sa bike, leather na rin po yan. Pati ito, yung likod. Ayan. Tapos, ito, yung rubber patch nila dyan, inalis na natin. Medyo manipis kasi yun. Medyo delikado itong portion na to. Kaya pinalitan na natin yung rubber natin na ginagamit para medyo mas makapal. No? Pati ito, sa may sisikwat, sa shifter. Ayan, inalis natin yung nakalagay dyan dati na manipis na rubber patch. Pinalitan na natin yung non-expirable rubber natin. No? Ito, kinuha natin yung rubber patch dito. Dahil hindi naman ito masyadong delikado sa paa. Tsaka matigas na yan. Pinatigas na natin yung portion na yan. Ayan, hindi na yan nalulupi. Oh. Kaya kahit na madurog na itong dati niyang rubber patch, yung pinaka-base niya na yan, matibay na, solid na yan. Tsaka ito sa likod, retain natin yung, ito, yung MX Racing na patch na rubber na manipis. Pero dinikit na siya natin doon sa genuine leather na pula na makapal. Kaya matigas na rin yan. Ito, iniwan natin to yung sa sakong. Ayan, yung patigas nila dyan na hard shell, ang tawag nila. Hard shell reinforced. Ayan, iniwan natin yan. Solid pa naman yan. Tapos yung swelas, inalis na natin yung dati. Medyo malambot yun. Pinalitan na natin siya nung ginagamit natin na spike sole na may rubber protector sa foot peg tsaka sa kickstart. Ayan. Tapos dinouble stitch din natin. Ayan. Double stitch na po yung swelas niyan. Mas matigas na ito doon sa dating swelas niya. Yung dati kasi medyo malambot. Na. So, yan mga ka-racing boots. Yung dating materials niyan, tela at synthetic. Yung pinaka-base niya, yung outer niya. Tapos manipis na mga rubber pads. Na. So, tinotal upgrade natin yan. Pati yung uso niya, matigas na. Oh. O, dati malambot yan. Na. O, yan naman after repair, tsaka upgrading ng Indonesian boots na mga nabibili nyo. Na. Pinatitibay, pinatitigas natin yung dapat patigasin, pinapalitan yung dapat patapalitan, pati yung mga lock strap nyan, mga ka-racing boots, ayan. So, inalis na natin yung dati. Nalitan na natin yung ginagamit natin na quick side release lock. Ayan. Tapos, adjustable, velcro, red strap. Na. So, ayan ang kinalabasan, mga ka-racing boots. Na. After repair and upgrading ng Indonesian goods na nabibili natin online, ha? Mas matibay, mas protektado ang paa, ha? So, yan po na mga ka-racing boots. At kung meron kayong mga nabiling ganyang boots, marami yan eh, marami nakabili nito sa online kasi medyo mura. Actually, siya ang pinakamurang MX boots na available sa market ngayon, online, na mabibili natin. Yan. So, yan po ang ating after repair. No? Salamat po, mga ka-racing boots. Kayo merong ganyang boots na nanghihinayang pa kayong itapon, pwede pa nating i-upgrade. No? Dito kasi sa Bong Racing Boots, mula sa pinakamurang MX boots hanggang sa pinakamahal, and re-repair, ina-upgrade po natin.